Praise God. So magandang umaga po muli sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, na sobrang napakadakila at talagang napakabuti sa ating mga buhay, mga kapatid. Walang pagkukulang. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya lagi po natin siya maasahan sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay, sa ating mga viewers, subscribers, mga kapatid. Magandang umaga po muli. At ating pumuling pag-uusapan sa umagang ito ay patungkol naman sa breakthrough. Your breakthrough is coming. May magandang layunin at magandang plano talaga ang Diyos sa buhay natin. So ang kailangan lang po ay salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng malalim na kaunawaan para lahat ng mga humahadlang sa ating breakthrough, mas lalo mga kapatid doon sa mga pampinansyal, hallelujah, ay makikita po natin na nabubuksan sa pamamagitan po ng mga pangako at salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng motibasyon para ang lahat ng mga bagay na ito ay ating makakamtan. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Isaiah chapter 43 verse 19, "Behold, I will do a new thing." Amen. "Now it shall spring forth. Shall you know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert." So napakaganda ng bersikulo, new thing, breakthrough. Yan yung mga development, new development na nangyayari mga kapatid sa ating mga buhay. Hindi lang po kasi minsan napapansin ng mga tao na ang Diyos po ay kumikilos sa kanilang mga buhay. So nami-miss out po nila yung mga bagay na pinapakita ng Diyos o pinapahiwatig para makamtan yung totoong breakthrough sa ating mga buhay. Isipin nyo mga kaminamahal, kaya pong gumawa ng Diyos ng panibagong daan kahit nandoon ka sa sistema ng buhay mo sa wilderness. Kayang gumawa ng daan ng Diyos na para iahon ka doon sa matinding kinalalagyan mo. Ano pa sabi niya rito? "And rivers in the desert." Sa isang disyerto ay kaya niyang gumawa ng mga ilog o rivers. Walang imposible sa Diyos. Walang mga bagay na mahirap para sa Kanya. Basta ang Diyos po ay nakakita ng pagkakataon sa buhay natin na pwede niya nang lagyan ito na mga pagpapala, ay hindi po nag-aatubili ang Diyos na ito ay gawin sa bawat isa sa atin. Amen. So ang kailangan lang po ay tamang knowledge sa pamagitan po ng salita ng Diyos ay mabubuksan yung ating mga kaisipan na meron talagang napakagandang nag-iintay sa bawat isa sa ating mga minamahal ko. Sadyang likas sa ating Diyos na laging nagbibigay ng mga sorpresa sa kanyang mga anak. Mas lalo po yung sa ating mga magulang, pag sila po ay nagsusorpresa sa atin ay talagang nakakatuwa. At iba po yung ating nararamdaman. How much more pa pag ang Diyos mga kapatid ang nagbigay ng sorpresa sa atin, ay kakaiba po yung feeling talaga mga kapatid. Kasi pangmatagalan yung kanyang sorpresa na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Naalala ko nga mga kapatid nung sinorpresa ng ating Panginoon, si David, nandoon lang siya sa pastulan, nag-aalaga ng mga hayop na kanyang mga inaalagaan, ay merong isang propeta ang Diyos na pinadala at bigla na lang siyang inanoint mga kapatid bilang kapalit na magiging hari. Isipin niyo mga kapatid, isang napakalaking sorpresa, nagpapastol ka lang, nandoon ka lang sa pag-aalaga ng mga hayop na pinapaalagaan sa inyo, sa iyo, tapos merong darating sa iyo at sasabihin sa iyo merong malaking pagpapala ang Diyos sa buhay mo. Amen. So napakalaking sorpresa talaga sa isang tao pag ang Diyos ang gumawa ng sorpresa sa buhay ng tao. Ang bawat sorpresa ang ipinapadala sa atin ng ating Diyos ay hindi matatawaran yung kagalakan na nararamdaman po natin sa ating mga buhay. Hindi natin kayang ma-explain yung feelings doon sa sorpresa ang ipinadala na pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Kung atin pong iisa-isang i-analyze kung bakit ka nagkaroon ng ganito mga pagpapala, mga kapatid, ay masasabi mo talagang isa ka sa napakaswerte na napili ng Diyos na lagyan ng ganitong klaseng pagpapala. So, nakikita po kasi ng Diyos yung ating katapatan at pagpupursigi sa ating mga pananampalataya.
Kaya ang Diyos po ay nabibighani, nahahatak ang kapangyarihan ng Diyos na lagyan tayo ng malaking pagpapala sa ating buhay sa pamagitan po ng ating kakaibang pamamaraan ng katapatan ng paglilingkod sa ating Panginoon. When a breakthrough is coming, a sudden change is stirring up in a way that ultimately blow you in the right direction. So pagparating na itong breakthrough, mga kapatid, makikita nyo po na iginigiya kayo ng breakthrough na ito na mapunta doon sa direction na kung saan ay naroroon yung malaking pagpapala. At magkakaroon kayo, mga kapatid, ng panibagong impartation sa prayer life. Ha, makikita nyo po, continuous po yung appearing o yung panggigising ng Diyos sa atin sa panahon ng merong malaking pagpapalang parating sa ating mga buhay. At mararamdaman mo na ang lahat ng mga barrier o yung mga dating humahadlang sa mga pagpapalang ito ay uti-uti na nawawala, natatanggal sa daan. At magugulat ka na lang na habang naglalakad ka, mga kapatid, papunta doon sa breakthrough, ang lahat ng mga naging hadlang dati ay wala na. Bakit? Kasi meron na talagang Diyos na gumawa ng paraan para maisakatuparan yung mga plano niya sa ating mga buhay. Now, makikita niyo po yung signs that you are entering to a seasons of extravagant breakthrough. Extravagant, mga kapatid, ang binanggit na word. Bakit? Kasi pag ang Diyos ang gumawa ng breakthrough sa buhay natin, ay sobrang kamangha-manghang pagpapala. Hindi katulad ito nung mga pansamantalang pagpapala, kundi ito'y pagpapala na habang buhay na mapapakinabangan natin at ng ating pamilya habang tayo po ay nag-iintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang isa sa mga sign, mga kapatid, pagka ang breakthrough po o yung malaking pagpapala ay parating na sa ating buhay, ay nagkakaroon po na madalas tayo ay ginigising ng Diyos sa madaling araw. Naranasan niya, mga kapatid, napapadalas halos gabi-gabi ay nagigising ka ng mga alanganing oras na hindi mo naman alam ang mga kadahilanan kung bakit ka nagigising. Ang nagiging problema, mga kapatid, ng mga tao ay akala nila ay pangkaraniwan lang ito. Maaring minaisip lang sila na kung ano, pero ang hindi nila alam ay gusto na talaga ng Diyos na makipag-usap sa atin. Dahil kailangan niyang bigyan ka ng guidelines, ha? Sa pagpapalang ipagkakaloob niya sa iyo. Kailangan natin ito para kung sakaling dumating na itong pagpapalang ito ay hindi tayo mamimislead, mamishandle yung ating pagpapala, mismanagement. Kaya nga kailangan natin ng guidelines. Gigisingin ka ng Diyos sa hating gabi. Minsan madaling araw, alas 3, alas 2. Gagawa ang Diyos ang kapamaraanan para bigyan ka ng guidelines sa malaking pagpapalang ito. Isa yan sa mga sign na mayroong malaking breakthrough na ginagawa na ang Diyos sa iyong buhay. Maraming tao o Christian ay hindi talaga ito nauunawaan kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong pangyayari. Na yung ginigising tayo ng Diyos sa madaling araw, merong gustong sabihin ang Diyos. Gusto niya makipag-usap. Pero minsan nai-ignore talaga natin, bumabalik ka sa pagtulog. Pero mapapansin mo kahit na bumalik ka na sa pagtulog, ang diwa mo gising pa rin. Kasi pilit po tayong kinakalabit ng Diyos na gusto niyang sabihin na ito yung plano ko sa iyong buhay. Pero ang problema nga, mga kapatid, hindi mo nasusubaybayan. Hindi mo nauunawaan na ang Diyos na pala ang gumagawa ng paraan para mabuksan ang malaking pagpapala. Amen. Pangalawa na mga signs, pagka nandiyan na parating po yung breakthrough. Yung feeling natin sa pang-araw-araw natin buhay, parang bigla siyang nagiging kalmado. Yung peace of mind, lagi nandiyan. Tapos parang lagi ang saya-saya mo na hindi mo ma-explain ba? May sabi na bakit sobrang saya ng pakiramdam mo? Sobrang galak yung nasa loob ng iyong puso. Amen? Yung joy na hindi mo maipaliwanag, na parang lagi ka na-excite sa isang bagay na paparating, na alam mo naman na parang mayroon isang bagay na gustong dumating sa buhay mo. Yan yung pangalawang sign, mga kapatid, na kung saan ay lumalapit na o napapanahon na yung breakthrough sa buhay mo. Pangatlo, mga kapatid, ay mapapansin mo, ito yun, mga kapatid, lagay niyong tatandaan, watch out ito.
ang kaaway ay napapansin niya na yung mga unusual things, ha, na nangyayari sa buhay mo. So napaka-sensitive po talaga ng kaaway pagdating sa ganyang bagay. Pag meron siyang nararamdaman, malakas ang pakiramdam nila eh. Hindi naman niya naririnig yung conversation ninyo ng Panginoon patungkol sa pagpapala. Pero yung pakiramdam niya na may malaking mangyayari o may malaking ginagawa ang Diyos sa buhay mo, ay hindi po talaga natin may aalis sa Kanya. Amen? So, nasisense niya na may parating na blessing sa iyo. So, pwede yan siya magpadala ng mga resistance o roadblocks sa every direction ng buhay mo para magkaroon ng pagka-delay itong mga blessing. Parang merong gustong manggulo doon sa pagpapala. Pero dahil nga na-prepare ka na ng Panginoon dito, nagkaroon na kayo ng gabi-gabing pag-uusap, binigay na sa iyo yung mga guidelines, ay makikita mo po na nakaprepare yung puso mo na kahit ano pa ang ginagawa niyang pamamaraan sa paghadlang, sa pagpapalang ito ay hindi ka naapektuhan. Ha? Lalo ka pa nagiging kalmado, yung excitement, yung saya sa puso mo, parang lalo pa siyang nag-uumapaw sa puso mo. At lalo pa makikita mga kapatid, mapapansin mo, lalo ka pa nagiging active sa mga gawain patungkol sa ating Panginoon. Lagi kang present, na-excite ka na every midweek services, prayer meetings, o sa Linggo, mga kapatid, sa panambahan, ay naandun ka, mas maaga ka. Iba yung pakiramdam pagka may breakthrough na talagang ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Pang-apat, mga kapatid ko, ay mapapansin, ay idadaan naman tayo sa discouragement ng kaaway. Ito na. Ha? Minsan gagamitin niya pa yung mga tao na malalapit sa iyo. Kasi iba na yung nararamdaman mo nga, gusto mong i-share sa kanila, gusto mong sabihin sa kanila yung mga nararamdaman mo, yung feelings mo ngayon, ay parang hindi sila naniniwala. Hindi sila nagtitiwala doon sa nararamdaman mo. Na kahit napakaseryoso mo na patungkol sa bagay na ito, ay hindi nila pinapansin. Winawalang bahala nila yung mga sinasabi mo. Ang kagandahan lang, mga kapatid, ay dahil na sa i-prepare na tayo ng Diyos, hindi ka naapektuhan sa ganong klase ng pagtrato nila sa iyo. Tuloy ka lang. Natututo kang lumaban kasi na-prepare ka nga ng Diyos eh. Yun ang kagandahan. Mapapansin mo yan, mga kapatid. Ha? At pagka ito mga pagpapalang ito ay mas lalong papalapit na ng palapit, ay patuloy pa rin na ang kaaway ay lalo siyang natataranta. Masalot alam na alam niya, mga kapatid, na ang puso po talaga natin ay handang tumarabaho, handang tumulong, handang gumawa para sa ikalalago ng mga gawain ng ating Panginoon. Hallelujah! Yan ay talaga nagpupumiglas ang kaaway para hadlangan itong mga pagpapalang ito. Ang kagandahan, kahit ano pa naman ang pinagagawa niya, ay hindi talaga yan umuubra. Ha? Kahit ano pang strategies na gawin niya, mga kapatid, ay hindi siya makapenetrate talaga ng gusto niyang mangyari sa buhay mo. Bakit? Meron kang special na protection ng Diyos. Amen? Handa na yung ating katawan, handa na yung ating isip, handa na yung ating puso. Bakit? Gabi-gabi ka ng giniising ng Diyos na maiprepare sa bagay na ito. Panglima, dahil malapit na yung blessing na dumating na sa buhay mo, gusto kang ilagay naman sa pagka-emptiness o yung emptiness ng damdamin, mga kapatid, papasukin niya naman niya yung damdamin mo. Gusto niya mag-step in doon sa iyong damdamin. Hanggang sa papasukin niya, lalaroin niya ng isip niya, ibabalik niya yung mga past mistakes mo. Yan na. Pilit niyang ipapaalala sa iyo yung mga pagkukulang, pagkakamali, ha? Yung mga kahinaan na nangyari sa buhay mo, yung mga bad decisions nung araw, pilit niya yung ibabalik sa iyo para ma-discourage ka na hindi na tumanggap ng panibagong blessing kasi failure na nga yung mga nakaraan eh. Pilit ka niyang idadown. Ha? Sasabihin pa niyan, hindi mo deserve ang breakthrough nito kasi failure ka naman. Marami nang dumating sa buhay mo na magagandang pagkakataon pero sinayang mo lang. Kaya hindi ka na nararapat na babaga. Hindi, mga kapatid. Ang Diyos ay lagi may chance
sa bawat tao at lalo tigit sa mga Kristiyano na kanyang tinawag, mga kapatid, may laging tsansa ang Diyos sa bawat buhay natin. Ha? Sabi nga sa Lamentation, chapter 3 at ayan, new every morning, araw-araw, nagbubukas ang Diyos ng panibagong mga pinto ng opportunities sa bawat tao. Kaya huwag kayo magpapadisip o magpapadaya sa sinasabi ng kaaway na hindi mo deserve ang panibagong chances na pinagkakaloob ng Diyos. Lahat tayo ay binigibigyan ng Diyos ng panibagong mga pagkakataon para makamtan yung breakthrough na inilalagay niya sa bawat buhay sa atin. Ha? Sasabihin pa sa iyo na hindi na bagay sa iyong umasenso kasi minsan na ipinadamay sa iyo ng Panginoon. Ano nangyari? Nilustay mo lang. No, mga kapatid. Hindi ganun ang Diyos. Minsan, yung pagkabagsak natin ay ginagawa o nangyayari talaga sa buhay natin para lalo tayong matuto. Na para sa susunod na blessing na darating sa ating buhay, alam na natin kung anong direction at desisyon yung ating tatahakin sa ating mga buhay. Ha, magkakaroon na po tayo ng tamang pagkokontrol. Yung self-control, napaka-importante. At yung pagkokontrol na yung mga kapatid sa mga desisyon at paghingi ng payo o guideline sa Diyos ay laging naririyan na sa ating mga buhay. Hindi na tayo nagdidesisyon ng pansarili, bagkos meron na po tayong desisyon na tulong na galing sa ating Panginoon. Ha? Kaya yung mga past mistakes na yan, mga kapatid, ay iyon ang talikuran at wag na wag mo nang babalikan sapagkat ang mga past mistakes, mga kapatid, ay hindi na lang nakakapagbigay na magandang tulong. Kundi ang kukunin mo na lang doon, mga kapinamahal ko, ay yung natutunan mong lesson doon sa mga nakaraan mong pagkukulang at pagkakamali. Pang-anim, bibigyan ka niya ng takot. Ito na, yung sasabi ko kanina, i-empty ka niya. Tapos ngayon, pangalawa, lalagyan ka niya ng takot sa puso mo. Diyan na papasok yung mga ifs, ha, mga tanong sa isip mo. Paano kaya ganito? Paano kaya yung ganyan? Paano kung hindi ko kakayanin? Paano kung isipin ng ibang mga tao na sobrang yabang ko na pag nakuha ko ito? So, ganyan ang kaaway. Idideceive ka talaga niya na talagang hindi ka rapat-dapat doon sa pagpapala. Amen? So, lalagyan niya na maraming questions yung isip mo. Ang kagandahan lang po, mga kapatid, pag sa ganitong pagkakataon sa ating buhay, ay meron Diyos na nag-i-encourage sa atin. Meron Diyos na nagsasabi sa iyong, kaya mo yan. Naka-back up ako sa iyo. Amen? Alam ng Diyos na panahon mo na, ito na yung right season para sa iyo na makamtan yung pagpapala. Makikita mo yung mga kapatid, uti-uti yan nagmamaterialize. Ha? Mamaya, babanggitin ko pa po mga kapatid na yan talaga ay nabubuo sa isip mo, nilalagay ng Panginoon. Pampito na signs, mga kapatid, na ang breakthrough talaga ay nandiyan na sa buhay mo. Sa panahon ng pagpili, ito yung mga kapatid, isang sa napakagandang pagdesisyon sa ating buhay. Dahil alam na ng kaaway na may paparating na breakthrough, gagawa rin siya ng mapanlinlang na blessing. Ayan. Alala nyo si Adam at si Eve? Ah, nilinlang sila doon sa prutas. Ang strategies ng kaaway, mga kapatid, hindi bago, pa ulit-ulit lang. Kaya, yun yung gusto ko matutunan nyo. Na pag may dumarating ng pagsubok sa buhay, same lang strategies niya. Kaya kailangan mapagwagian mo yon para hindi na siya makabalik doon. Hindi na siya bumabalik, mga kapatid, pagka yung kabisado mo na yung mga pinaggagawa niya sa buhay mo. Hindi na siya makapenetrate sa iyo kasi alam niya na malakas ka na. Ha? Hindi ka na niya kayang kumbinsin. Ngayon, ang gagawin ng kaaway, dahil nararamdam niya, nasisense niya, mga kapatid, na may malaking pagpapalang paparating sa iyo, gagawa rin niya ng kunwari, kahawig. Kahawig nga, mga kapatid, lagi ang ginagamit. Kasi hindi siya yung totoo na blessing. Mukha lang siyang blessing, mga kapatid, pero ang dulo nun, bagsak ka na naman, failure ka na naman. Pero pag sa Diyos ang nagbigay sa iyo ng pagpapala, napapakinabangan mo, ng pamilya mo, marami kayo natutulungan at naibabahagi niyo yung pagpapala. Yan yung malaking kaibahan, mga kapatid, ng pagpapala ng Diyos. Ha? Yung deceiving tactics ng kaaway, kahawig na kahawig, magkamukha, na akalain mo talaga, ay, ito siguro yung breakthrough ko. Ha?
Pero kailangan mga kapatid ay yung discerning spirit napaka-importante. Ha? Kasi dahil magkahawig sila, akala mo yun na. Kailangan mo talaga na makita. Mararamdaman niya yung mga kapatid na yung mga tao ay parang iba yung ginagalaw nila na hindi naman pangkaraniwan dati. Masalot yung mga tao na hindi naman talaga regular na kasama sa buhay mo. Ha, magugulat ka. Gagamitin niya ng kaaway na mag-aalok sa'yo ng iba't ibang klaseng panghadlang para hindi mo makamtan yung mga pagpapala. So, magkamukha yan. Halos kahawig yan ng iyong blessing. Pero hindi yan yung totoo. So, kailangan maging careful po tayo sa ganitong sitwasyon. Ang kailangan mo talaga ay taimtim na prayer. Kaya nga sabi ko sa opening ko kanina, may guidelines ang Diyos. Makikita mo kung yun po talaga ay galing sa Diyos. Kung yun na yung sign. Number 7 mga kapatid, o number 8, ay makikita po natin magkakaroon na tayo yung tinatawag na walking by faith. Amen. Sabi na po sa Pablo mga kapatid na we walk by faith, not by sight. So kailangan talaga mga kapatid pag nandoon ka na sa malapit na pagpapala ay talagang mag-walk by faith po tayo na hindi tayo basta-basta madadaya. Kaya nga sa kanina sa number 7 yung pagpili, kailangan nandoon yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kahit may mga resistance, roadblocks, hindrances, mga kapatid, hindi ka na naapektuhan. Bakit? Kasi yung faith po natin ay unwavering na siya eh. Hindi na siya natitinag, hindi na siya nagagalaw. Kahit anong lakas ng hampas ng mga hangin, mga kapatid, yung faith mo, steady lang. Ha? Hindi nasisilo ka ng traps ng kaaway. Kampante ka lang, masaya ka. Lagi yung prayer mo, laging nandun, masyadong malalim. Yung worship mo, yung pagpapasalamat mo sa ating Panginoon ay nag-uumapaw sa iyong puso. Yung tuwa, yung kagalakan mga kapatid, laging talagang nangingibabaw. Kahit pa naandun ka sa middle ng pinapadala ng kaaway ng panghadlang sa blessing, ay hindi ka naaapektuhan. Bakit? Kaya mong i-balance ng iyong buhay kasi nakatingin ka kay Kristo na nagbigay sa iyo ng malaking pagpapalang yan. Amen? So, this means that your breakthrough is on the way. Pagka yun, ito na, yung mga signs na ito dumarating, yung breakthrough nyo po ay halos abot kamay na natin. Your faith knows to stay put and wait. Natututo na po tayong manindigan at magintay sa tamang oras na ibinigay na ng Diyos itong pagpapalang ito. When a breakthrough is near, your sense, masisense mo yung madalas na pagbulong ng Diyos, yung small voice ng ating Panginoon ay lagi na lang naririyan na nagsasalita sa ating mga isipan na gustong dalhin ka sa right direction o tiitinang inililid ng Diyos yung makbang mo papunta sa tamang daan, sa right direction, at napupuno yung puso mo ng sobrang pasasalamat sa ating Panginoon. Yung konting mga awitan, yung galak mo, yung pagpatak ng luha mo, sobra-sobra, talagang nakaprepare, ipiniprepare ng Diyos yung sarili mo na makatanggap ng ganitong kalaking pagpapala. Number one, mga kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kasi experience namin, mga minamahal, na nung binigyan na kami ng four wheels, ay nagdadrive po ako ng tricycle. Ang pakiramdam ko, ay four wheels na po yung dinadrive ko. Sabi ko, bakit ganito? Motor man yung dala ko, pero parang four wheels po yung dinadrivean ko. Samantalang hindi pa naman po ako marunong mag-drive ng four wheels. Tapos sa gabi ay nanonood ako ng mga videos patungkol sa mga sasakyan ang nag-o-open. Hindi ko alam kung bakit. Yung pala may paparating po sa amin four wheels na ibibigay ang Panginoon. Kaya uti-uti siya na nabubuo sa isip mo yung mga plano. Katulad po ng kung anong business. Magugulat ka mga kapatid, hindi ka naman business minded. Bigla mabubuo sa isip mo na meron kang gustong business na i-open.
Ha? Tapos yung bahay nyo parang gusto mong i-renovate o tumitingin ka ng mga bagong lupa na pagtatayuan mo ng bagong bahay. Ganyan mga kapatid, ang Diyos, nagpapahiwatig talaga siya. Ha? Tapos kung anong kulay ng sasakyan, anong brand ng sasakyan ang gusto mo, yan lahat mga kapatid ay nakalakip doon sa pagpapala. Kasi yun talaga yung gusto mangyari ng Diyos sa buhay mo. Tapos, naiisip mo na kagad kung sino. Dahil nga hindi ka business minded, hindi mo inakala na magkakaroon ka ng mga sa isip mo na itong mga tao parang gusto mong kunin na magiging kabahagi ng business na itatayo mo. Nagkakaroon ka na ng mga tao kung sino yung mga tutulungan mo, anong klaseng tulong ang gagawin, samantalang wala ka pa namang hawak. Diba? Magtataka ka talaga. Kaya napakaganda mga kapatid, pag nando ka na sa rurok ng blessing, uti-uti lahat yan ay parang nabubuo sa isip mo na itong lahat ng mga bagay na ito ay konkreto nang nangyayari. Ha? At magkakaroon ng malaking katuparan sa panghinaharap. Yan yung mga sign. Ito yung last sign mga kapatid. Ha? Subok na namin. Ang last sign, may taong gagamitin ng Diyos. Hindi mo pa man din kilala. Magpapadala ng Diyos ng tao na magiging kabahagi ng inyong buhay na may dala-dalang malaking pagpapala. Yan yung huling sign mga kapatid na nandun ka na sa breakthrough. Maari mag-open siya ng business na kasama ka na wala ka namang ipupuhunan o bibigyan ka niya mismo ng puhunan. Ha? Nagurat ka na lang na nagustuhan ka niya. Ha? Mayroon mga pagkakataon pa nga na pinatatawag daw sila ng Panginoon para dalhin yung mga bagay o yung perang yon sa inyo o pinadalang ka sa bank accounts mo. Yan yung huling signs mga kapatid. Kaya huwag ka magtataka sa iyong buhay, ay huwag kang susuko na maniwala sa kakayanan ng ating Panginoon. Huwag kang bibigay. Ha? Ang pinakamasakit ng mga kapatid pagka na-miss out nyo po yung ganitong opportunity. So mag-iintay ka na naman po ng panibagong taon o ilang taon para muling buksan ito ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga po nagbibigay po tayo ng mga paalala na ito po yung mga signs na merong malaking pagpapala na parating sa inyong mga buhay. So maraming salamat mga kapatid. Alam ko po na merong nakakaramdam na ng ganito. At ito po yung katotohanan na ang Diyos po ay gumagawa na ng milagro sa inyong buhay. Amen. So wag niyo pong kalilimutan na mag-comment po sa comment section kung gusto niyo po ng ipag-pray po natin. Merong may karamdaman sa pamilya niyo. Magiging kabahagi po ng aming prayer life hanggang sa lumakas, gumaling, at makita nyo po kung paano kumilos ang Diyos sa buhay, sa mga mahal nyo sa buhay na may karamdaman o gusto nyo na magkaroon ng trabaho. Kahit anong klaseng prayer request mga kapatid ay pwede nyo pong ilakip sa comment section natin at makikita nyo po kung paano talaga makapangyarihan ng ating Panginoon. So maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. At sa mga viewers po natin, maraming salamat mga kapatid. Hindi po nawawaglit sa harapan ng Diyos ang lahat ng kabutihan at paghihirap na ginagawa natin para sa kanyang harapan. Maraming salamat po sa inyo po lahat na sumusubaybay rito. Maraming salamat po.